Nangangamba ang ilang kaanak ng mga pasyente sa Padre Pio Medical Multispecialty Clinic and Diagnostic Center sa ibinigay na takdang araw na pansamantala munang ititigil ang operasyon nito simula 15 ng Enero. Napaso na kasi ang kanilang kontrata sa nirerentahang gusali sa H. Mendoza Street at hindi pa naaayos ang kinakailangang dokumento para makapag-operate sa bagong gusali sa Barangay San Pedro. Nakakuha pa ng impormasyon ang mga pasyente na babaklasin na ang medical equipment para mailipat na. Balak nilang harangin. Ang ano doon sir, pag tinanggal nila to, paano naman ang aming pasyente? Bago sana nila tanggalin dito, may assurance na kami na maipasok sa ibang ano, na magkaroon sila ng schedule na dialysis. Ang gusto namin, habang binabaklas nila ito, andito yung admin namin para maipaliwanag kung ano bang plano nila sa amin. Gusto ba nilang antayin na lang na mamatay yung pasyente o may hakbang silang gagawin? Kasi po yung dialysis, pupunuan po yan. Marami po nagpapadialysis. Napakahirap po talaga kumuha ng slot sa dalawang ospital na yan kasi marami po silang mga regular na mga pasyente rin. Wala na raw kasi silang ibang mapupuntahan para makapag-dialysis. Maging kasi ang dalawang malalaking pribadong ospital sa lungsod ay wala nang bakante para sa bagong pasyente. Kaya nananawagan sila na sana ay matulungan sila. Kami po nang humingi po ng tulong sa inyo, nanawagan po kami na sana matulungan kami sa problema namin. Kasi sa isang linggo lang halos hirap na ang pasyente namin sa hindi madialysis, kaya humingi kami ng tulong sa inyo sa sana matulungan kami sa problema namin. Kung pwede po, tulungan niya po kami dahil wala na po kami mapapasukan. Pumunta na po kami ng co-op, wala pong bakante. Pumunta po kami ng Adventist, wala pong bakante. So, maisasara itong Padre Pio na to. Hindi na kami madadialysis. Natulungan po kami sa aming chemodialysis na mailipat sa ibang ospital. Kasi pa-stop na po samantala yung Padre Pio. Wala po kaming malilipatan. Tumungo ang ilang kaanak ng mga pasyente ng Padre Pio kasama ang Alpha News Philippines sa City Hall. Dito nilino ng city government na binigyan nila ng prioridad na maproseso ng mabilis ang kinakailangan nilang occupancy permit. Mayroon mag-skip. Tapos isa lang sa pasyente namin. Paano naman yung iba? 39 kami na mga. Basta ho, city government priority talaga sila. May pauna na nga nung after ng interview kay Engineer Buda. Kasi tinanong ko siya kung ano ba talaga ilagay ng city government. May pumunta na doon pauna. Bukas kasama mo ng mga taga-Obo, yung mga taga-Bureau of Fire naman po. Pinuntahan rin ng City Health Office ng mga kamag-anak para humingi ng tulong na maipagpatuloy ang gamutan ng kanilang mga pasyente. Nangako naman si Dr. Rick Panganiban na pwedeng ituloy ang gamutan at kung sisitahin ay siya na umano ang aako sa responsibilidad. Masasabi ko, i-go lang muna kasi wala eh. Emergency yun. Kailangan ng tao. Yun lang naman yung sasagot ko eh. Diba? Bakit di mo papayagan? Kailangan gawin yun sa tao. Emergency yun. Pag di mo yun nagawa, magkakaproblema yung tao na nagda-dialysis pag hindi na-dialysis. Diba? Magiging technical ba tayo masyado? Dahil lang doon? Hindi. Mas importante yun yung tao. Pumayag po ako. Sa bagong building. Ay, salamat. Sinabi ko yun na magtanong sila, sabi ko, akong sasagot. Thank you. Akong sasagot. Alam naman namin. Dito nakahinga ng maluwag ang mga pasyente at mga kaanak na nag-aasikaso. Nagpapasalamat po ako kay CIO, kay doktor na pumayag na mag-operate ang Padre Pio pansamantala at lalo na po sa Alpha News Philippines na hindi po kami pinabayaan. Simula pa po nung una hanggang sa naka-survive kami sa paghingi ng tulong para sa aming pasyente. Maraming salamat po. Maganda ring balita ang inihatid ng Padre Pio dahil mabilis rin ang naging tugon ng Department of Health sa kanilang kahilingan. Nabigyan na rin kasi sila ng license to operate sa bago nilang gusali kaya hindi na maitutuloy ang tigil operasyon. Ben Ortega, Alpha News Philippines.